What's up mga kuya, welcome back to the channel. So tulad na nabanggit ko sa previous live natin is ngayon na nga po ang first car content natin dito sa channel at medyo mahina boses ko since nasa labas ako. Pero ang gagawin nga natin ngayon is so ito nga yung skid plate sa akin ni daddy and ito nga po yung TRD na skid plate and kita nyo naman medyo zoom in ko actually. Ayan o, medyo well makalawang na talaga sa ibang parts niya. And ang gagawin ko nga ngayon, ewan ko kung good idea to, is lilihain ko to, tapos pinturahan ko ng puti. Kasi as much as I want to make it blue, parang di bagay yung TRD sa blue eh. Kasi usually, ang kulay ng TRD logo ng Toyota is red, black, or white. So, I'm gonna go with white since white din yung sasakyan. So, yun. And bibiling ko actually yung materials, yung sandpaper and yung paint. Ewan ko kung may iba akong kailangan. Pero yun lang naman ito kailangan ko. As in, tatanggalin ko lang yung kalawang tapos pipinturahan siya ng puti. And actually, gusto ko kayong isama sa handyman since doon ko mabibilin yung mga gamit. Pero bawal kasi camera sa loob nun eh. So, ayun, bahala na. So, hindi ko kasi alam kung paano sineset-up ni Kong or pretty much sino nagka-car vlogs sa YouTube or kahit saan platform. So, for now, parang patong ko lang yung camera mismo dito sa parang non-slip pad sa dashboard. So, yeah, sana hindi naman dumulas nga. So habang pinapainit ko yung makina, sa ngayon parang gusto ko lang gawin yung gusto kong gawin or parang inaaliw ko lang yung sarili ko ganun, makagawa ng content as best as I can. Hindi to pilit as in, parang gusto ko lang talaga i-feature yung mga content na ayun, gusto kong i-feature. Unfortunately hindi ako makapag sound trip ngayon since mga copyright. So ayun, so yun ang first car vlog natin mga kuya. Although maliit na portion lang naman ng video na to na nasa sasakyan ako magre-record eh counted pa nito as car vlog of course. Inaalala ko talaga yung camera, sana hindi dumulas. Diyos ko, halos nasa kabingit-bingitan siya ng o nasa dulo na lang siya ng dashboard. Hindi ko na tuloy alam sabihin ko habang papunta tayo doon. Pero yun, siguro montage na lang or ano yun? Time lapse? Ewan ko. Kasi wala lang talaga akong masabi ngayon. Pero still part pa din siya ng car vlog. Hopefully in the future eh, mas dumaldal ako sa mga ganito. Ewan ko. Ayoko masyadong magro-road trip ngayon at while matipid naman tong sakyan, itong Fortuner sa gas, hindi mura ang gas of course. Sige po nanay, tawid po. Lagi mo papatawid mga kuya, lalo na kung elderly sila. Wala dito boss? Wala pa? Siguro sa likod na lang? Or lalabas ba tong isa na to? Usually kasi paghapon walang tao dito eh. Eh kaya sa maghintay, sa likod na lang siguro. Ba't kasi puno ang parking sa harap? Madalas naman hindi puno ang parking dito eh. Kung sa mga nagtataka, nasa Robinsons o tamang bagsak lang yung phone sa likod. Nasa Robinsons palagtas nga po ako ngayon. Kasi dito lang din may malapit na handyman or pretty much nag-iisang handyman dito sa city namin. Ito mga tricycle, di mo maintindihan kung paano nagpa-park yung mga ito. So ngayon, bibili nga lang sa handyman sa Glyph. Again, di ako sure. Pero ang bala ko lang bilhin is, yun nga, sandpaper, tapos white spray paint. Kasi hindi ako sanay magpintura ng mano-mano eh. So, medyo mapapamahal ako pero ewan ko, parang may clear coat pa ata ganun. Pero, we'll see. A few moments later. Okay. So, babalik na nga po tayo and talagang saglit lang ako dun. Ito nga po yung mga nabili ko sa handyman mga kuya, itong Krylon Cover Max. Kasi kaya ako binili ito, may mga nakalagay na, hindi ko mabasa dyan. Durable adhesion, rust protection, paint plus primer, tapos fast dry time. Kaya wala na akong ibang biniling mga shit, ewan ko. And actually ito, wala siyang color code. So yung code kasi netong Fortuner, yung kulay nito is Freedom White, 040 ba yun? Wala tong ganun, pero white naman siya and again, skid plate naman to. Hindi naman siya yung, hindi naman yung sakyan mismo yung pipinturan ko eh. Tapos ewan ko kung sapat ba itong binili ko. As in, tigisa lang na sandpaper binili ko. Isang 320 and isang 120 na grit. Again, not sure. Hopefully,
sakto lang to. Sana actually bumili na ako ng tig-3, pero ayun, bahala na, ito na ang sakyan, ito tamad na akong bumalik. Wow, daming car. Legit, punuan talaga yung parking ngayon. Dami pang pumapasok. Ay, nako, mga Food Panda. Tok-tok. Delivery, ano. Ilig sumingit. Hingin pa more. Oh, palibasa ako sa defensive driver ako eh. At least I think so. And ewan ko pala kung mahawakan ko yung camera ng ano. Pagkatapos kong pinturahan. Kasi, last time nagamit ako ng spray paint. Tapos medyo nalagyan yung kamay ko. Akala ko medyo matutuyo sa kamay ko. Tapos hinawakan ko phone ko. Saan ba yun? Sa bag ko pala. So nalagyan ako ng screen nung Poco X3 Pro ko. Tapos nung kinuko ko para tanggalin yung paint, eh ayun, nagasagasan siya. And of course, sa mga iba pang nagda-drive dyan, mga kuya, is always stay safe on the road and stay safe sa COVID pa din. Ang talaga nakabwist sa mga reverse parking sensor rin. Or pretty much kahit anong sensor sa sakyan ngayon. As in yung a few feet pa talaga. Sobrang yung mabilis na beep na, ewan ko, at least dito sa specific. Ayan, kita mo. Tapos siguro 3 feet away ako. So yun, sana hindi maging fail yung kalabasan ng... Doon din naman siya experiment eh. Wow, kalawang boy. Tingnan ako sa namin kung hindi kanina pa-puwing na puwing. Okay, so pahirapan nga talaga. So yun, sana nakikita niya mga kuya. Natanggal ko na nga yung skid plate. Talagang pahirapan kasi, well, kinakalawang na din yung mga bolts neto, yung mga ganon. And actually, looking at it right now, parang tinamad ako tapusin yung inumpisahan ko kasi, ito palang ano, medyo komplikado kasi, ayan, sa underside ng, ano, ng skid plate, may mga ganito na parang hindi ano yung mga position nila. Nagkakala ko diretso na to. May mga sumusuporta palang mga ganito. Not so sure kung paano gagawin ko na pagpintura dito. Baka dalhin ko sa shop. Ewan ko yung pinag-maintenance ko last time neto. So yun nga yung itsura ng ilalim kapag wala siyang skid plate. And mainly skid plate naman for at least tingin ko. Aesthetic purposes. Para wala mga pumasok na bato sa transmission. If I'm not mistaken, ito Tasha. Correct me if I'm wrong. A few minutes later. Okay, so kakausap ko lang dun sa dapat napupuntahan ko bukas. Tapos nabanggit niya na do it yourself na nga lang. Kasi if ever, ang labor daw nila is 1-2 daw at ang agutin. So, shoutout nga sa TSR at binanggit na nga lang sa akin na DIY ko na nga lang to. Ngayon, for nahugas ako muna itong tutuyuin. Tapos ilihain ko. We'll see. Ewan ko, bahala na. The next day. So ayun, nagbabalik na po tayo mga kuya. So, huling ginawa ko nga kapon is niliha ko bago malobat 120 and 320 hanggang feeling ko na okay na siya. I mean, ako sa itsura niya mukhang hindi pa siya okay pinturahan. May mga nababakbak pa ang pintura na hindi ko talaga hindi ko madali kahapon. Pero yun, after kong lihain, in-sprayan ko muna siya ng WD-40. And hinayaan ko siya mag-soak overnight. Tapos ngayon, babanlawan ko siya, then papatuyuin, then pipinturaan na natin siya. Again, wala akong kasiguro doon sa ginagawa ko ngayon. So sa mga expert dyan, pasensya na. Wala sanang mga judger dyan. Hindi joke to ha, medyo mabigat siya mga kuya. So, siguro mga ilang kilo din to. Not sure pero...
medyo heavy siya. Okay, so tapos na nga tayo sa parang initial coat natin. Ewan ko na tatawagin niya doon. Pero after medyo matuyo niyan, although mabilis naman siya matuyo, mga 10 minutes nga lang daw siya natutuyo, is lalagyan natin ng parang pangalawang layer. Ewan ko kung ano yung... Basta yun. Hopefully na-gets yun yung ginagawa ko. Di nga again ako eksperto dito talagang kung ano yung sa tingin ko yung dapat gawin. Yun na lang ginagawa ko. Okay, so ewan ko kung okay na ba itong ginawa ko, pero at least mukhang okay siya and likod lang naman to nung skid plate. So, ewan ko, bahala na. Siguro lagyan ko pa if tingin ko na kulang. Pero for now, papatuyuin ko lang and lalagyan ko ngayon yung harap niya. So yan, natapos tayo sa pagpintura and legit, hindi ko akalain na maubos ko yung isang lata nito pero naubos siya and ang di ko lang siguro ay parang napinturahan is yung ilalim na part nito, yung edge o basta yun. So ngayon, papatingin ko muna to and balik ako sa inyo kapag medyo tuyo na siya, papakita ko sa inyo pero malamang kakabit ko to bukas para sure na hindi siya hawa sa ibang parts ng undercarriage na sasakyan. So, yun na po yung kinalabasan niya mga kuya. And, wala naman siyang okay. Tingin ko mas gwapo siya pag kinabit ng sasakyan. Pero, ayun, for now, papatuyin ko lang siya overnight para sure na again, walang hawa sa ilalim ng sasakyan. Pero yun, may nakita ka kayong imperfections dyan. Kasi, andyan na yan. Parang nung nag-umpisang kinalawang siya, gumanya na yung paint around sa ano na yan. I did my best para lihain nga yan. Pero may mga ganun talaga. Mahalaga yung TRD, walang ganun. Parang walang mga ganyang shit. And kita mo na amateur yung nag-paint na ito kasi yun, may mga drip mark pa dyan. So parang masyado atang malapit. At times yung pag-spray ko sa kanya. Pero yan nga, ginawa ko ng puti yung TRD skid plates sa sasakyan nga ni Daddy. And ito, sinama ko na dito sa pagpintura since itong parang bolt na to, ano ba yun? Ito, naka-weld siya dito sa bakal mismo. So, ayun. And ito naman yung itsura ng likod niya. So, okay naman kinalabasan. Again, skid plate naman siya. nasa ilalim na siya ng sasakyan. And gusto ko lang siya talagang pinturaan ng white since well, white din yung Fortuner ni Daddy. So for now nga again, wow, di ba? Afro na siya. Papatingin ko nga to, bukas ko na ikakabit para sure na ulit-ulit. Oh, but yeah, see you tomorrow mga kuya pag kakabit ko na to. The next day. Mascrow ko na. Kaya mo ba? Opa. Mascrow ko na to. Part na to dito. Dapat lang sa labig ka, wag mong malaglag ang ganyan. Uy, wala sa isip ko. So yan, kakatapos ko alam po ikabit yung skid plate mga kuya. And para sa akin, mas malinis siyang tignan ngayon. Or, ewan ko, mas gusto ko lang talaga white on white. Ewan ko din. So ito nga po yung before and after niya. Tapos ganyan na nga itsura niya pag nakakabit sa Fortuner ni Daddy. And pag pinapakita ko to, hindi ko po ito pinagmamayabang. Gusto ko nga lang pakita sa inyo like how it looks if white din yung Fortuner niya. Tapos gusto niyang gawin tong parang DIY project na ito na gawing white din yung skid plate niya. So, ayan, very nice naman yung pinalabasan. Ayan, nagpapa-afro talaga ako. So, yun nga po mga kuya. That's gonna do it para sa first car content natin. I mean, technically car content siya since
part siya na sasakyan. But yeah, hopefully nag-enjoy naman kayo dito. Again, nakita niyo naman yung mga ginamit kong mga kagamitan para lihain. Tapos WD-40. I think pretty much any household has that. Ewan ko, di ako sure. Tapos yung pitura nga na ginamit ko, eto, nandito pa pala siya. Eto nga ang Krylon White Gloss Max. Ayan, basta yan, ubos siya. Of course, leaving a like is the easiest way to support the channel. Consider subscribing if you like my content. And turn on notifications para lagi kayong updated sa latest videos ko. And as always, stay safe mga kuya. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one. Peace. Flip a bag, now I'm serving it Tesla.